Kung hindi ka magpapatawad, ikaw ay mabibilanggo. Sa talinghaga ngayon, ayon sa sulat ni San Mateo, Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Makikita dito na pinatawad ng hari ang isang taong may utang sa kanya. Ngunit noong humingi ng awa at patawad ang isang taong nagkautang din sa kanya na maliit, ay hindi man lang niya pinatawad. Nalaman ito ng hari kaya't siya'y nagalit at ipinabilanggo ang taong walang awa hanggang siya'y nakabayad. Dito pinapaalala ng Diyos na ang pagbibigay natin ng kapatawaran ay dapat nanggagaling sa puso dahil pinatatawad tayo lagi ng Diyos. At huwag kang magbilang ng pagbibigay ng kapatawaran. At kapag hindi tayo nagpatawad, tayo ay nabibilanggo. At paano at saan tayo nabibilanggo? Nabibilanggo tayo sa sobrang kahirapan ng kalooban. At kung pinatagal mo pa, ito'y ikasasama ng iyong buhay espiritual at pagbagsak ng iyong kalusugan. Umaasa ang Diyos na ang pagpapatawad natin ay mula sa ating puso. Kaya't magpatawad ka na para sa iyong ikabubuti. Pagnilayan ngayon ang pagtawag na ibinigay sa iyo ng Diyos na magpatawad na ng lubusan. Kung nandyan pa rin ang galit sa iyong puso, hingin sa Diyos na tulungan kang magpatawad. Ang magpatawad ay isang malaking desisyon, kaya't desisyonan mo na igawad ang kapatawaran. Gagawin mo ito dahil mahal mo ang iyong sarili at mahal mo ang Diyos. At magpatawad, 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 at ang masaganang awa ng Diyos ay ibibigay din sa iyo. Kaya't manalangin tayo. Aking mawaing Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa hindi maarok na lalim ng iyong awa. Nagpapasalamat ako nang kahit paulit-ulit akong nagkakasala ay pinapatawad mo pa rin ako. Mangyaring bigyan mo ako ng isang pusong marunong magpatawad ng gaya sa iyo. Pinatatawad ko na ang lahat ng nagkasala sa akin. Gusto kong makalaya, Panginoon, kaya tulungan mo ako. Mahal na mahal kita. Tulungan mo ako magpatuloy na gawin ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Kailangan kita, Panginoon. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.